Oh, kumusta naman sis? Okay lang. Matamay, masarap. Masarap yung bagbagkong. Yung bayag. Okay lang. Ano yung okay? Bunog? Mm-mm, kasi bunog. Oh. Kasi parang may ngark-ngark ganun. Nagdarak lang. At bago tayo magsimula ay shout out muna tayo sa ating mga bagong subscribers na sina Bob's and Pets Vlog, Amado the Explorer, Edward Castrillo at Riza Galsim. Hi guys, meet Joel, Danny and Lionel. So sila yung nanguha ng tadpole at ang dami nilang nakuha. So yung timba ng MY sand crackers or biscuits, halos 3/4 noon. Ganon kadami yung laman ng nakuha nilang baby tadpoles. So dito sa Pangasinan or even in the Ilocos region, tadpole pinapangalanan namin ditong bayyek. So it's an exotic meal, so hindi lang yung palaka ang inuulam dito, pati yung kanilang baby tadpoles. So ayan siya, eto, ayan. So patapos na sila sa paglilinis, nakadami sila in all fairness. So madali lang naman actually yung linisan, all you have to do is pipiin. So ipapop up mo yung tadpole hanggang sa yun, lumabas yung kanyang mga laman loob. So, nililinisan nila dito sa may irrigation. So, yun din no. Kung makikita niyo, parang meron ding ipis-ipis. Nauulam din daw yun. Hindi ko alam kung anong pangalan. So, ganyan lang siya. Pipisain lang siya para lumabas yung kanyang laman loob. A few moments later. After malinisan dito sa irrigation, ay syempre, dodoblihin mong huhugasan dun sa may spring. So, normally, ang common na luto lang for tadpoles dito sa Pangasinan, pinaksiw. So, ayan siya. Niluluto na nila. Actually, hindi ako kumakain nito. Nung bata ako, na-try ko siya. And sinahagan nila ng bagbagkong. Ayan. So, pinaksiw. Mukha siyang isda. Para siyang bunog. Diba? Ulam nila. Binidyohan ko lang. Oh, kumis ko naman, sis. Okay lang. Matamay ka, masarap. Ang sabi yung bagbagkong. Pagparin mo ka. Kahit hindi ko bayag. Okay lang. Okay. Bunog. Kasi bunog. Kasi parang may work-work ganun. Nagdarap ko.